Dito sa susunod na bahagi ng ating podcast sa Kwentong Pilipino sa Tagalog at Ilocano ay mapapadako tayo sa isang madilim na sulok sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ito ang natagurian sa kasaysayan na Pinal na Solusyon o Holocaust, at ito ay maisasalin sa mga katagang paglipol ng lahi na tinawag ng mga Nazi sa Alemanya na Entlösung der Judenfrage o Final Solution to the Jewish Question o Panghuling Solusyon tungkol sa mga Hudyo. Ang mga kwentong pag-ibig na ating isasalaysay ay sumibol sa panahon na nangyayari itong sakunang ito. Bago natin simulan ang una nating kwentong pag-ibig, ating alamin din muna ang background ng mga pangyayari sa panahong iyon, dahil ang mga pangyayari noon ay siyang nanghubog sa mga dinanas na pangyayari ng mga taong sangkot sa ating kwento. Noong ika-20 ng Enero, 1942, isang nabubukod-tanging pagpupulong ang naisaganap sa isang villa sa tabing lawas mayamang distrito ng Wannsee sa Berlin ng Alemanya. 15 mga pinuno sa gobyerno at matataas ang posisyon sa partido ng Nazi o National Socialist German Workers Party ang nagpulong upang ayusin ang mga lohistiko sa pagsasaganap ng Pinal na Solusyon sa katanungan tungkol sa mga Hudyo. Ang namuno sa pagtitipon na ito ay si Teniente General ng SS o Schutzstaffel o Protection Squadron na koponang tanod na si General Reinhard Heydrich, pinuno ng makapangyarihang pangunahing opisina ng Reich sa siguridad na panggit ng ahensya sa pulisya na kinabibilangan ng lihim na pulisya ng Estado o tinatawag na Gestapo. Tinawag ni Heydrich ang pagpupulong na ito. Batay sa memorandum na habilin na natanggap niya nang may 6 na buwan na ang nakakaraan mula sa diputado ni Adolf Hitler na si Hermann Göring. Pinapatibay ni Göring sa sulat ang kanyang pahintulot sa pagpapalakad ng Pinal na Solusyon. Ang mga katagang ito ay koda na gamit ng mga Nazi na nangangahulugan ng sinasadya at planadong malawakang pagpapaslang sa lahat ng mga Hudyo sa Europa. Sa pagpupulong nilang ito, pinag-usapan ng mga dumalo ang eksterminasyon ng walang pag-aatubili. Kinalkula ni Heydrich na 11 milyon na mga Hudyong nakatira sa Europa mula sa 20 mga bansa ang mapapaslang sa ilalim ng kanilang plano. Sa mga buwan bago ang pagpupulong na ito, may mga pangmaramihang pagpapatay na sa mga Hudyo sa mga teritoryong Union Soviet na inokupuhan ng mga Aleman. Ito ay sinagawa ng mga espesyal na mga unit na binubuo ng mga SS, mga pangunahing tanod ng Estadong Nazi at mga pulisya na tinatawag na Einsatzgruppen. Ang mga Einsatzgruppen ay mga pangkat ng umiikot at nagroronda na nangungutyaba sa mga residenteng lokal at mga tugasuporta, at sila ang nagpapatakbo ng kampanya kasunod ng mga umaabansing hanay ng mga pwersang Aleman. Higit sa 1 milyong Hudyo ang kanilang nilipol sa mga bagong teritoryo na sinakop at inokupahan ng mga Aleman sa palusot na dahilang ito ay para sa seguridad. 6 na linggo bago nitong kumperensya, nagsimula nang nanglipol ang mga Nazi ng mga Hudyo sa lugar ng Helmino. Isa itong lugar ng agrikultura na nasa bahagi ng Poland na idinugtong sa Alemanya. Dito, gumamit ang mga SS ng mga saradong mga sasakyan na pinausukan nila sa loob ng carbon monoxide upang lagutan ng hininga ang mga biktima sa loob. Ang pagpupulong sa Wannsee ay upang pahintulutan, ayusin at palawakin ang pagsasaganap ng Pinal na Solusyon bilang polisa o batas na alituntunin ng gobyerno ng Alemanya. Sa taong 1942, dagsang mga biyahe ng tren na punong-puno ng tao,
mga lalaking Hudyo, mga babae at mga bata na tinipon mula sa iba't ibang mga bahagi ng Europa ang dinala sa Auschwitz, Treblinka at iba pang apat na pangunahing kampong pagpapatayan sa bansang Poland na noon ay okupado na ng Alemanya. At sa pagtatapos ng taon na iyon, may 4 milyon ng mga Hudyo ang pinatay. Tinatawag din ang pinal na solusyon sa salitang Holocaust na nangangahulugang paglipol ng lahi. Ang paglipol sa mga Hudyo ay pangunahing bahagi ng mga mas malawakang plano ng Nazi na magsagawa ng panibagong kaayusang pangsandaigdigan, world order na batay sa kanilang ideolohiya. Nagsimula ang adhikaing pagpuksa sa mga Hudyo noong umangat sa otoridad ng Alemanya si Adolf Hitler noong 1933. Inuna nilang ginawang paraan ang paggawa ng mga alituntunin sa batas at mga pagbabawal kaalinsabay ng mahigpit at marahas na propaganda o kampanya upang makapaghubog sila ng kultura ng segregasyon at pag-iilap. Ang pakay ng pambibiktimang ito ay ang ihiwalay ang mga Hudyo mula sa nakakaraming sekta ng lipunan at sa gayon ay mahimok silang umalis at magmigrante sa ibang lugar. Subalit ang katotohanan niyan ay mahirap ang maghanap ng mga lugar na pupuntahan at malaking halaga ang kinakailangan upang makaalis. Ang pag-uusig sa mga Hudyo ay naging mas maitindi sa mga huling bahagi ng 1930, bago pa ito nahubog na kampanya para sa paglipol ng tao sa panahon ng ikalawang digmaang pangsandaigdigan. Nagsimula ang madamihang pagpatay sa mga tao noong sinalakay ng mga Nazi na Aleman ang Union Soviet sa buwan ng Hunyo 1941. Sa unang bahagi ng 1942, kainitan din noon ang pangalawang digmaang pangsandaigdigan. Ang mga pagpapatay sa mga Hudyo ng maramihan ay napag-isa ng programa ng napag-ugnay ng mga operasyong paglipol. Milyong-milyon ang mga Hudyong nadeporta at pinaalis mula sa mga ghetto o mga kampong pinagpatirahan nila ng mga binihag na mga pamipamilyang mga taong mula sa mga angkan ng Hudyo. Kadamihan sa mga pinaalis ng mga Nazi sa mga kampong ito ay dinala nila sa mga kampong sentro ng patayan kung saan sila pinapatay ng madamihan sa pamamagitan ng pagpapausok sa kanila ng gaas na nakamamatay. Habang lumaki at sumulong ang digmaan, dagsa sa mga Hudyong binihag ang dinala ng mga Nazi sa mga kampo ng pagpupukaw o kampong konsentrasyon upang alipinin sila. Walang hinto ang pagtrabaho ng mga Hudyong bihag sa programang Nazi at nangangagsimatay ang mga ito sa hapo, sa gutom at ang mga buhay pa subalit hindi na makayanang magtrabaho ay tuluyan ng binabaril. Sa pagtapos ng taong ito, may 4 milyon ng mga Hudyo ang patay. Sa kabila ng karahasan ng panahon at mga kondisyong ito, mayroon mga mangilan-ilan na mga nilalang na pinagpala ng tadhana. Sila'y nabuhay at sila ang nakakapagpatunay sa mga kalunos-lunos na pangyayari. Sila'y dumaan sa malagim na panahong iyon at nasaksihan nila ang karimari-marim na kalupitan. Maaring masabing hindi kapanipaniwala ang mga nangyari. Hindi maubos maisip ang walang kakurap-kurap na kalupitang ipataw ng isang tao sa kanyang kapwa dahil sa baliw na pagkamuhi. Batid ito ng mga napagpalang nakaligtas at saksi sila sa mga kalunos-lunos na mga pangyayari. Narito ang kanilang
mga karanasan.